So, what's up mga kamoto? J-Moto here at welcome na naman sa ating channel. So, long time no vlog, tayo nakapag-upload, hindi tayo nakapag-update sa ating YouTube channel gawa ng marami tayong ginagawa. At the same time, marami rin yung mga pending videos natin na for upload pa lang. Ayan, abang-abang na lang sa mga susunod na mga content natin. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, syempre huwag mo kalimutang mag-like. Yan, like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa baba. Yan. Tapos, i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin dito sa ating YouTube channel. Especially sa mga site user din dyan, eh, mag-subscribe na kayo. Ayan. Marami tayong mga inilalabas na videos like maintenance sa ating motor. Ayan. Site 115. Yamaha site. Ayan. So, yan. But anyway, new vlog tayo ngayon kasi meron na naman tayong dumating na bagong piyesa na ikakabit natin sa ating motor. For 3 years kasi is may katandaan yung motor natin kaya kailangan ng maintenance guys. Maintenance. Mamaya malalaman nyo kung ano yon. Let's go! Guys, ito na nga yung natin sa ating motor. Ayan siya, kakarating lang kanina. And buksan natin. Bukas na pala. Ito lang yung hindi ko nabuksan kanina. So, chinek na natin kung yun din yung in-order natin. So, ayan siya guys. Lapit ko na lang. Yan, fuel filter. After 3 years kasi, marumi-rumi na yung fuel filter na ng palitan. So, na-order ko siya sa Lazada. Ito yung pangalan ng shop, Evo. Ayan, EVVO shop. Ayan, nabili ko siya ng 172 pesos sa Lazada kasi 72 yung shipping. So actually 100 pesos lang siya. Pero dahil sa shipping naging 172. So ayan na siya. So bakit kailangan nating palitan yung fuel filter ng ating motor? Habang tumatagal yung ating motor, dumudumi yung filter kasi siya nga yung nagfi-filter ng fuel. So hindi lahat ng fuel na kinakarga natin is malinis, lalo na kung nagkakarga lang tayo sa mga buti-buti o makarga lang tayo ng mga pakonti-konti, hindi palaging napu-full tank yung ating motor. So yun kadalasan yung nagiging dahilan kung bakit pumapalya yung ating fuel filter. At the same time, dumudumi. Yun daw yung mga sign na kailangan ng palitan yung ating fuel filter. So, yun. Go na. Install na natin. So, yun guys. Madali lang mag-install ng fuel filter. Kailangan mo lang buksan yung ating U-box. Ayan. Tapos, andito na siya. Ito, tatanggalin parang goma. Dito nakatakip. Open mo yun siya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung part na to. Ito yung kailangan nating tanggalin. Ayan. Para matanggal natin to at ma-install natin to doon sa loob. Ayan, nabubunot kasi to. Mamaya papakita ko sa inyo kapag natanggal na natin. So, ayan, ito na. May allen wrench tayo na cute. Bubuksan natin tong 4 milyo dito sa may tangke natin. Kaya guys, kabubuksan nyo to is i-disconnect nyo na yung wire na nakalagay dito, yung sa sensor. Yan, i-disconnect nyo na to. Ay, sensor ba to? Basta may wire na connect dito, kailangan natin tong i-disconnect. Yan. So, malambot na lang siya kasi nabuksan ko na ito nakaraan. Chineg ko nga kung marumi na yung fuel filter natin. At yun nga, nakita natin na sobrang itim na. Kaya nag-order ka agad tayo para mapalta natin. Tanggalin muna natin tong rubber. At yun na siya.
At ito na siya guys, tatanggalin natin to. Angatin nyo lang ng dahan-dahan. Tapos, ano ba? Ayan, kita nyo kung gano'n nakadumi yung ating fuel filter. Ganun siya kaitim. Tapos yung gagawin natin dito is, so iti-twist lang natin siya ng bahagya papunta sa right. Ayan. Natanggal ko na tong fuel filter. Tignan nyo, may dumi pa dyan sa may part na yan. Ganyan siya kadumi. After 3 years guys, ganyan siya kadumi. So with hook pala yung nabili ko. Ayan o, may hook siya. Pero hindi ko alam saan ito ginagamit. Paano siya, ah baka dito, pumapasok siya dito. Ganun ba yun? Try lang natin. So yun guys, nagpawisan ako magkabit na itong filter kasi yung in-order diba natin with hook, tapos kasi yun din naman talaga yung recommended sa group sa Yamaha Site 115 Owners Philippines. Yan, yan yung recommended nila yung with hook. Tapos pagdating dito, hindi ko alam kung paano itabi yung nangyari. Walang kwenta. So pinutol ko yung hook. Sanay naman tayo mag-modified. Pinutol ko yung hook, pinaliitan ko yung ano niya para makapasok dito guys sa lock. Wait lang, ilalapit ko yung cam para mas makita nyo. Ayan guys, kung mapapansin nyo dyan, mayroon siya dyang lock. Pag salpak nyo ng fuel filter, is iti-twist nyo siya ng clockwise. Yan, para mag-lock. Makikita nyo naman yan kung papasok. Makikita nyo naman kapag pumasok na or nag-lock na yon. Yung sinasabi ko dito kasi yan, oh, mayroon siyang ganyan guys. Ayan. Pag tatanggalin nyo siya, iti-twist nyo siya ng counterclockwise. And then pag ibabalik nyo na, iti-twist nyo siya ng clockwise para mag-lock. So titingnan nyo dyan yung lock, kailangan pumasok dyan yung ito. Yan, kung nakikita nyo yung part na yan, yan yung part na yan, ito sa baba na to, yan yung sa baba na yan, yan yung nagla-lock. So yan, pagpasok nyo na ganyan, i-twist nyo siya, so papasok yan doon, magla-lock siya. And then pag tatanggalin nyo na naman, pipihitin nyo lang siya ng, pipihitin nyo lang siya ng counterclockwise para mag-release yung lock or matanggal yung lock. So yun na lang yung ginawa ko dito, modification. Hindi ko na naipakita sa inyo. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi nahihirapan na ako. So yun, tinanggal ko yung ano niya, yung hook. Hindi ko alam kung tama ba yung pinanggagawa ko. So basta yun, pero napasalpa ko na naman siya guys ng maayos. So with hook yung in-order natin, pero we end up with tinanggalan din natin ang hook. Buwisit na yan, walang kwenta. So ito na, so ito na, isasalpang na natin, pakita ko sa inyo kung paano. Yan, dahan-dahan lang guys kasi bago. Paano na ba to? Ayan, ayun, pumasok din siya. And then yung gasket natin or yung o-ring is pang okay pa naman, kaya walang diferensya, wala tayong papalitan dyan, wala tayong papalitan. Goods na, ganun lang kadali magpalit ng fuel filter. Then balik mo yan, isaksak mo syempre itong tinanggal mo dito, saksak mo yan ulit. Kung hindi mo yan isasalpak, tanga ka, hindi na yung gagana yung fuel pump mo. So, yan guys, napalitan na natin. Naisalpa ko na dito yung ating bagong fuel filter.
At syempre, ito na yung luma. Yan. Ganun na siya kadumi after 3 years. Lalo na kung hindi siya palaging napu-full tank or kumakarga lang tayo ng gasolina dyan sa tabi-tabi. So, hindi kasi yan lahat is... So, hindi... May mga dumi-dumi kasi yan guys na sumasama sa ano. Yan o. Tignan nyo. After 3 years. So, yun. Sana makatulong tong video na to sa'yo kung nagpumpalta na rin yung fuel filter ng motor mo. And syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-comment, at mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell na makikita mo dito sa baba. Yan, para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin. So, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa panonood. All about it, guys. Keep on riding. Keep safe.